UI. So, gagawin natin ngayon ay magpa-flash ng firmware Optos, no, without jumpering. So, kung mapapansin nyo, wala akong hinahawak ang modem. So, ang kailangan lang natin ngayon ay mail-to-mail na USB at yung gagamitin natin na mga tool. And then, siyempre, pupunta tayo sa device manager para tingnan kung nandito yung, kung nag-a-appear na yung Huawei driver. Makikita naman natin dito. So, ang kailangan natin ay ito. So, i-run lang natin to. Okay. So, kung ang default gateway nyo na IP ay 192.168.8.1, so press 1 nyo lang yan. Ayan. So, dapat ma-detect niya yan. So, makikita dito kung connected dyan. So, ngayon kasi, itong modem ko, naka-USB siya, tapos nakakunik siya sa ano. Uy, may problem yung aking USB. So, nagkaroon siya ng malfunction. So, kailangan dito, nakakunik kayo sa modem para sure. Naka-UTP cable kasi ako. So, yun. Mail-to-mail USB at saka UTP cable para connected. Okay. So, okay, nag-block ko lang aking USB. So, CDC lang ito, yung ganyang sistema. Alam na mga veterano yan kung ano yung CDC. So, ayan. So, okay na siya, mga bay. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon ay i-click natin yung balong USB loader. So, ako ay naka-dibran ako eh. Kaya, yan lang yung kailangan natin. So, ayan. Waiting for the device. Ayan. So, tumunog. So, dito, makikita nyo dito, dadami yan. Dadami yung drivers. Ibig sabihin, successful ito. Dadami yan. So, ayan. Balong USB deloader. O loader. So, ayan na siya. Pag natapos to, dadami yan. Ayan. Ayan na. So, ibig sabihin, ready na siyang gamitin. So, pwede na tayo mag-flash ng firmware. Okay. Ayan. So, press lang natin. Indicate to continue. So, ito na. Dito na tayo sa firmware na to. Ayan. Para sa mga nagtatanong kung legit ba itong share nila sa Facebook. Legit po yan. Ito, susubukan ko. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan. So, laging tandaan, ang gamit ko dito, UTP cable. Connected yung modem ko, UTP cable. Tsaka, tapos, USB mail to mail. Tapos, yung tool na without jumpering method. Tapos, yung USB balong loader. At yung pinaka firmware. So, lahat ng nasa share nila, hindi ko nagagamit. Meron akong isang inad na program na kung saan pwede ako makapag no jumper method. So, ayan siya. Antayin lang natin to. Pagkatapos ng download. Downloading programs, magiging okay rin to, mga bay. So, wait lang natin to. Para naman sa mga nagtatanong dyan na hindi ko na re-replyan, pagpasensya nyo na busy na sa trabaho. Itong ginagawa kong pag-share ay libangan lang naman to. So, gusto ko lang din makatulong. Kaya ko din ito ginagawa ng content kasi may mababalikan ako. So, mahirap kasi maghanap eh. So, yung mga ginagawa ko ay may mababalikan ako. Ganito lang pala yan. After how many years? Yun lang naman. Memories. Mahirap din kasi ano eh. Sa YouTube, naghahanap ako kung paano mag-flash ng
Optos walang nagtuturo. Meron pero medyo malabo eh. Hindi ko lang alam kung mayroon pang iba. Kaya ito gagawa natin to ng ano. Marami kasing lumalabas eh. Mahirap maghanap ng tutorial nito. So, ito lang yun. Credit nga pala kay Boss Jerome. Nagtanong ako sa kanya kung anong password ng ano. Sinabi naman niya sa akin kung ano. So, ano yan? Tapos na, mga bay. So, okay. Punta tayo sa GUI. GUI. So, GUI. So, ayan. 19. So, hintayin lang natin 'to mga bay. Kung nalalabuan kayo sa ano sa mga files o tutorial, pagpasensyahan nyo na, medyo TV kasi gamit kong monitor. Wala akong monitor. Kaya pagtiyagaan nyo. So, i-share ko naman yung file. So, ayan. Ang pala itong ano ay clean daw 'to. Ito yung pero nakakapag-ano naman daw. So, password admin tapos admin. Admin. Ayan. So, admin, admin lang. Ito, wifi, password. Paguhin natin. So, ayan. So, ito naman kung ano pangalan ng ano mo. Smart kasi ako, so smart ang gagamitin ko, Smart 5G. Tapos ayan. So next auto update. Finish manually update. So, yan lang yung ano gagawin natin. Huwag natin auto-update. Okay. So, ito na siya. Ngayon, testing natin siya. Kulob kasi yung bahay ko. Kaya, ano. So, change natin LTE only. Tapos, band 41. So, testing natin to mga bay. Tingnan natin kung anong palo nito. So, ayan. Nice look. Optus Premier. Speed test natin. Speed test. Bunutin muna natin ang USB para makaporma to. Change. So, pag-uwi natin to ng smart para ano. So, tingnan natin. Uy, ayos ah. So, yan. Yan ang speed niya. Medyo mahina kasi. Pero, ilalagay ko to sa kwarto. Sa kwarto kasi ano. Kahit indoor medyo may signal. So ayan ang speed niya. So sandali lang mga bay, lipat natin sa kwarto to. So, ayan. So, nalipat na natin. Pintayin na lang natin yung network kung okay. Okay. Hindi pa live.
CMD natin. So, ayan na yung mga bayang ating modem. Alive na siya. Alive, alive. So, tingnan natin. Ayan. So, kanina 28 Mbps. Ngayon, titingnan natin. 28 Mbps. Walang signal. So, ayan siya ngayon, mga bay. Ayan ang palo ng Optos Premier. Para sa mga ano, hindi nakakaalam, yan ay Rocket SIM. Rocket SIM. So, ganyan lang mag-flash ng ano, Optos. Para sa mga nagtatanong dyan, yan na yung Optos firmware. So, nasubukan na natin. Isa pa, tingnan natin. Itong pag-flash nga pala na ito ay wala talaga ako idea kung paano i-flash, so kasi ano, kakaiba siya. Kaya tinry ko lang kung ano yung mga method na dating ginagamit namin pang-flash ng ano, firmware. So sinugal ko yung aking modem. Okay naman, so nag-okay naman siya. Ayan mga bay. So, okay yung